are watching Casa Negrense. Guys, it's 3 o'clock in the morning. Hindi rin lang naman ako makatulog. So, mag-usap na lang tayo tungkol sa letting go and moving on. Ika nga, move on, then pag may time. Diba? So, paano ba nag-move on? Hindi ka muna makamove on kung hindi ka muna nasaktan. So, eto na. Let's make a scenario. Nag-away kayo ng boyfriend mo for 10 years and then you guys decided to separate paths. So, di kaya sa mga tao na nag-decide na hindi sila para sa isa't isa. So, they've decided to move on and move on with their lives. So, let's talk about that and more here in Casa Negrense Cooking and Lifestyle with Queenie. So, paano daw mag-move on? Ito yung mahirap na parte ng buhay, ano? Kasi half of your thoughts and hearts are saying, okay, it's time to move on, but half of it saying, ayoko pa. So, ayoko pa means may feelings ka pa o nahihinayangan ka sa mga times na you guys spend it together as a couple. Pero, wala kang magagawa kung yung isa ay ayaw na talaga. Or ikaw mismo nag-decide dahil walang patutunguhan ng relationship, so you decided to move on. So, ano ba yung mga kailangang pagdaanan? Kasi yung pag-move on, katulad din kaya yan siguro ng yung nag-move on ka dahil somebody passed away from the family or your friends or somebody. So, kailangan mong may denial muna yan in the first place. Parang hindi mo pa talaga nagsisink in sa isip mo na talagang wala na. Denial is there, and then after nun, kailangan mong harapin yung realization na, na talagang wala na, and then afterwards, it's time really to let go and move on. Parang din tong mga damit na pinagsawaan mo na, diba? Parang minsan parang gusto mong pang suotin, pero minsan tumaba ka na or pumayat ka, kaya kailangan mo nang mag-move on kasi hindi na babagay sa'yo fashionably wise dahil nga hindi na siya kasya. So, the process of moving on is painful. It is, kahit nga sa ibang sitwasyon, di ba? Ito pa na nag-invest ka ng lahat ng money, time, and feelings dito sa relasyon na pinanggalingan mo. Ang galing kong mag-advise sa'yo, pero, you know, it's a situation, hindi ko talaga naranasan, but I've been there with the situation sa mga kaibigan ko. Nakikinig ako at saka sa kakakinig ko, ang dami ko na rin natutunan, kaya sinishare ko po sa inyo. Especially po na pag pinagpalit ka sa iba, yun yung pinakamasakit to let go. Kasi galit na galit ka sa boyfriend mo o sa asawa mo, at the same time galit din siya sa'yo. Hindi naman talaga siya kailangang magalit kasi siya yung may kasalanan. Or what if ikaw yung may kasalanan, di ba? Ang hirap patawarin ng sarili mo. Kaya ganun yung nangyayari. Hindi lang sa nang-iwan or iniwan, both kayo nasasaktan. Hindi lang din kayo, pati yung mga kaibigan nyo at mga pamilya nyo, lalo na pag nakasanayan na talaga na parang you treat each other like family na, madaming masasaktan. And here comes the friends, di ba? You need them at this time kasi kailangan mong mag-process ng nafe-feel mo bago ka mag-let go. Ano pa ba? Of course, kailangan mong pag-usapan. You have to release all the feelings towards your friends or your family that you trust. And then after you release all those feelings, it takes time. It takes time until you realize na naka-let go ka na talaga. So, ano ba yung signs na naka-let go ka na? Parang pwede ka nang, gusto mo nang lumabas kasi, you know, nagre-resolve na yung issue sa sarili mo, or mind you, nakita mo na yung, pag nakita mo yung tao uli, parang wala na yung galit mo kasi habang may galit ka pa, hindi ka pa nakaka-let go. And then, one day, tatawanan mo na lang lahat ng to kasi sabihin mo, oh wow, kasi ganun pala, no?
Akala mo, yun yung end of the world na at that time when it happened. Pero afterwards, after all the years, after all the years that has passed, parang wala lang. Kakanta ka na lang ng I remember the boy but I don't remember the feelings anymore. Kaya nga create yun ni Joey Albert kasi ang daming nakaka-relate. At saka pumatok sa takilya kasi ang daming nakaka-relate. So, yung words na today I hear them play the song again, an ordinary whatever plays from way back then, every notes and every line naging favorite mo, especially mayroon kayong theme song niyan, kaya pag narinig mo yung kantang yon, it reminds me of you. Iiyakan portion po yan for a while, but afterwards kantahan mo na lang ng moving on is hard but you gotta move on, right? So, it's a process. I mean, lalo na pag nag-invest ka na nga, paulit-ulit na ng emotions, feelings, and everything sa isang tao. But one day, kasi hindi naman pwedeng mag-stop na lang tayo dun, diba? We have to move on with our lives. And moving on is the best thing that you're supposed to do, especially pag talagang hindi na maganda.